Mahilig ka bang magpamassage sa ganitong massage chair? Dahil ito ay may delikadong posible na mangyari sa mga mahihilig nito. Ang babae kasi, hinihigop nang ito ay nagpamassage gamit ang massage chair na ito. Tiyak, karamihan nagpapamassage dito lalo pat stress sa trabaho. Ang ganito kasing massage chair, madali lang, uupo ka lang at makapagpahinga ka na. Ito ay automatic na nagva-vibrate kapag uupo ka na at yun na ang simula ng pagmamasahe. Base sa karanasan ng iba, maganda ito at walang kuskus balungos. Kaya mula nang ito ay sumikat, tila marami-rami na rin ang nagpapamasahe nito. Kadalasan, sa Sabado o Linggo ito dadami ang mga customer dahil walang trabaho at araw ng pahinga. Kaya sinulit din ng mga tao ang gantong pamparelax. Ngunit bakit at ano ang nangyari sa babaeng ito? Dahil hinihigop ang kanyang katawan lalo na ang buhok, pailalim ng makinarya. Umiiyak ang babaeng ito dahil sa tinding sakit. Tinulungan pa ng nakararami ang babae sa pinag-uupo ang massage chair pero kahit pinatay pa ang makinaryang ito, hindi pa rin ito natatanggal ang buhok. Ngayon, ano kaya ang posibleng solusyon upang masagip ang babaeng ito? Bawat isa sa atin ay lumalaban sa buhay araw-araw. Nagtatrabaho tayong lahat araw-araw, nakapagpahinga lamang tayo pag Saturday or Sunday. Kaya alam ko na pagod po tayong lahat. Kaya karamihan sa atin ay pumupunta dito sa mga gantong klaseng pagmamasahian para makapag-relax. And then hindi ko po in-expect at hindi ko inakala po na may ganito palang posibleng mangyari sa massage chair na ito. Delikado pala, kaya po gusto ko lang pong i-advise sa lahat ng mga nagpamamassage sa gantong mga pagmamasahian na sana careful lang po tayo kasi hindi po natin alam kung ano yung posibleng mangyari. Kasi ito nga, me personally po, hindi ko po na-realize at ngayon ko lang po na-realize na posible palang mangyari ang ganyan. Kasi for me, ang nakita ko, hindi ko pa na-try yan, pero yung nakita ko lang kasi yan is nagva-vibrate lang siya, kaya parang minamasahe yung katawan natin, pero hindi ko po alam na para palang ina-absorb yung katawan natin and then yun, mataas yung buhok ng babae. Kaya pala dun parang hinihigop sa ilalim ng upuan yung kanyang buhok. Kaya delikado po. And then normal po yan na nagpapamasahe tayo kasi nga wala sigurong makapagbigay masahe natin sa atin sa bahay. And then may mga professionals lang po na may kayang gawin yan yung tamang pagmamasahe. Kasi hindi din pwede yung pagmamasahe na walang kaalam-alam kasi delikado po yan, lalo na po dito sa back part natin. Kaya kung may decision po tayo na nagpapamasahe tayo doon sa mga ganito klaseng pagmamasahean ay okay lang po. Pero advice ko lang again na sana i-secure po natin, i-check po natin, lalo na po yung mga staff na nagtatrabaho sa gantong mga pagmamasahean na i-check nyo yung mga equipments nyo, yung tools nyo, lalo na yung chair na magmamasahe kasi para yun, para sa safety ng ating mga customer, kasi para din magbabalik sila sa inyo kasi alam, everyday tayo nagtatrabaho, kaya sana kapag gusto nilang magpahinga, makapag-relax ay babalik at babalik sila sa inyo. So please po sa lahat ng mga may gantong mga negosyo, to please secure sa inyong negosyo, to please check kung okay pa ba, kung meron bang sira or meron bang posibleng hahamak sa ating mga customer. Kahit pala ito ay nakakatanggal ng pagod ng katawan, nagbibigay rin pala ito ng kapiligruhan. Kaya hindi pala lahat ng ating pinagkakatiwalaan nakakasiguro sa ating seguridad.
anumang pagod ng ating katawan, mas mabuting tiyakin din natin ang kasiguraduhan para sa ating pangangatawan. Sa lahat ng gustong gumaan ang pangangatawan dahil sa pagod, siguraduhin lamang na matiyak ang inyong kaligtasan bago magpunta sa gantong pagmamasahian.